So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Guys, eto na siya! Eto na! Talagang may pera sa Facebook! So, paano nga ba ako kumita sa Facebook? Tara na! Simulan na natin! Ito na guys! So, eto na yung step by step kung paano ba ako nag-umpisa mag-Facebook page. So, una, syempre dapat may active kang Facebook account. So, dapat active yon. So, after that, dun ka na mag-create ng Facebook page. Sa Facebook page mo, make sure na may profile photo and cover photos. Syempre, dapat kasi nakalink si Facebook page sa Facebook account mo. So, dapat si Facebook account mo may picture din para maiwas tayo sa spam. And, pangalawa, so, nagkaroon ka na ng Facebook page. Meron ka ng profile photo and cover photos. For example, syempre, pag-iisipan mo, iisipin mo kung ano yung content ng Facebook page mo. Ano yung category? Ano ba yung gusto mo? Ano ba yung target mo? Sino ba yung target ko dito? For example, ako. Ang target ko is mga mommies kasi nagluluto ako. Yun yung mga pinapost ko. Hindi lang mga mommies, yung mga interesadong magluto, na gustong makita kung paano yung quick and easy recipe na ginagawa ko araw-araw. Yun ang ginawa ko. Yun ang tinarget ko. Hanggang sa makita ng mga tao na, ito pala. Marami na makakakita. Basta tuloy-tuloy yung pagpo-post mo sa Facebook page mo. So, ano ba ang requirements ni Facebook? Paano ko ba nakuha yung target ko? Ano ba yung minimum requirements ni Facebook? So, ako, nagpo-post lang ako everyday. Everyday na mga niluluto ko. Hanggang sa na-reach ko yung requirements. Ano yung requirements? Number one, dapat may 10,000 followers ka. And number two, dapat ma-reach mo ang 30,000 views para ma-qualify ka sa monetization. Yun ang nangyari sa akin. So, na-qualified ako. So, naka-reach ako ng minimum requirements nila. So, pangatlo, nakapag-build ka na ng audience. So, ayan na yung mga nakuha mong tao. So, dapat ituloy mo lang yung ginagawa mo. Ituloy mo lang, i-post mo lang siya ng i-post. Make sure na may matututunan talaga sa page mo. Not just because you want to earn money. Hindi dapat ganun ang magiging goal mo. Dapat may matututunan. Yun lagi ang iisipin mo para ma-reach mo yung gusto mo. And kapag later on, everyday mo nang na-post, makikilala ka, and you will earn a lot of money. I'm sure. 100% sure. Kasi, yun ang nangyari sa amin, sa akin, and sa tiyaga lang, dahil alam niyo yun, iba yung feeling eh. Iba yung feeling na yung mga pinagpaguran mo, nagbunga na. So, dapat alam niyo yung ano, kapag magmo-monetize pala kayo, doon kayo, pumunta kayo sa Facebook Creator Studio, then go to Ad Breaks. Doon na i-explain sa inyo, paano kayo mamamonetize. Doon may intindihan nyo lahat. Explain din naman sa inyo ni Facebook. Ako, share ko lang yung naging experience ko kung paano ako kumita sa Facebook. So, at same thing lang din with YouTube yan. Dapat sumusunod lang din kayo sa community guidelines ni Facebook. Basahin niyo yung community guidelines muna ni Facebook before posting. Make sure na pasok sa community guidelines. So, ayun lang guys, quick ano lang to, quick story na nangyari sa akin kung makano yung kinita ko sa Facebook. So, mamaya ipapakita ko sa inyo, bibilangin natin kung magkano ang kinita ko. So, wait lang! Kinita namin sa Facebook page namin. So, magkano ba talaga ang kinita namin? So, ito, papakita ko sa inyo at bibilangin natin para malaman natin kung magkano talaga ang kinita ko. Excited na ba kayo?
Tara, simulan natin magbilang. Ako excited. So ito guys, actually kasi dirhams to eh. Dirhams yung binigay ang nakuha naming bayad. So bilangin natin. 13,500 dirhams. So magkano yun sa peso? So depende yun sa conversion rate. So let's say 13,500 times 14. So compute natin yon. Wait lang guys ha, compute ko lang. Wait lang guys. Nawala pa yung calculator ko. Ito na. 13,500 times 14. So 189,000 pesos siya. Pero ang nare-receive namin is dollars. So magkano ba yung 13,500 sa dollars? So ang kinita namin is $3,678. Iyan yung kinita namin. So kinumpit ko lang into dirham, so 13,500 yung nakuha namin. And then by sa peso, nasa 189,000 siya. Depende yun sa conversion rate ha. Kinumpit ko lang siya sa 14. So guys, dito sa Facebook, same thing with YouTube lang din to. So dapat matiyaga ka. And alam mo dapat, hindi ka lang dapat nagpo-post. Dapat nagpo-post ka kasi not because you're earning a lot of money na. Pero nagpo-post ka kasi may gusto kang ipakita sa mga tao na ito yung gusto ko. Gusto ko makita ng tao na nagluluto ako, na ito na masarap ako magluto, na pwede kong ma-share sa kanila. So, at the same time, nakakatulong ako sa tao. Yun yung dapat maging isip nyo. Hindi yung dahil lang sa pera. Bonus na lang yung pera. Kapag maganda yung naging output, outcome, syempre, maganda talaga yung kita nun. So, dapat, syempre, hindi lang to overnight. Talagang, nag-start kami April. April pa kami nag-start. Para magawa tong Facebook page namin. So, ano siya? Tingnan nyo naman, kumita na kami and thankful kami dahil nabiyayaan kami ng ganito. And, ano lang talaga, perseverance, dapat persistent ka sa gusto mong gawin, sa gusto mong ipakita. At, ano, dapat talaga, kung ano yung gusto mo, yun ang gagawin mo. Parang do what you love. Kasi kapag mahal mo yung ginagawa mo, magiging maganda yung outcome niya. So, I hope guys na naengganyo kayo sa video na to. And kung gusto nyong mag-start, dapat magsimula na kayo, mag-isip na kayo ng gusto nyong gawin. And ipakita nyo, share nyo yung talent nyo sa mga tao. So, para hindi ma-waste. And in the end, you will reap what you sow. So, yun lang guys. Thank you. Bye!